So, bali patay na talaga to at wala mong kahit anong liquid na tumulo. So, kailangan natin ng 200 grams na Epsom salt at 400 ml na distilled water at syringe para sa ating battery fluid or battery solution. Sukat muna tayo ng 200 ml na distilled water. Okay, at isa pang 200 ml para mag-total ng 400 ml distilled water. Okay, so pakuluin na natin to. Okay, may specific na degree kung gaano kainit yung tubig. Pero para dito, dahil automatic to, namamatay na pagka kumulo na yung tubig. So, simulan na natin. Epsom salt, 200 grams. Lagay na natin dito sa ating container. Okay, then tubig. Okay, kailangan lang natin i-dissolve yung Epsom salt dito. Okay, na-dissolve na yung Epsom salt. Ngayon, tubig na lang ang ating nakikita. So, bali, konting halo pa. May mga maliliit pang mga Epsom salt na natira. Okay na yan. So, kailangan lang natin palamigin ang tubig or ang solution na ating nagawa. Okay, dahil malamig na, pwede na tayong magsimula mag-refill ng solution sa ating battery. Okay guys, so puno na nga. So gagawin natin ay babawasan natin naman ngayon ng tigti 10 ml dito. Ating syringe. Okay, tinakpan ko na yung battery at naka-charge na ngayon. Okay, time check guys. 7:30 PM ngayong gabi. And nag-charge pa rin yung ating battery. Yan, sa baba. Okay guys, so after 48 hours, yung battery natin na full charge na. At ngayon, trinry na natin i-power yung wifi. So, ito yung original adapter ng wifi, power source, power cord. At ito yung sa battery. Pag tinanggal mo to, yan, namatay. So ngayon, balik natin siya dun. Okay, may power. So ibig sabihin, may power yung battery natin, pero parang hindi kaya yung wifi. So medyo kulang pa sa charge to. Dadaling ko to sa
isang talagang may digital na charger na shop para sigurado. Kasi mukhang mahina yung aking charger. Nabigyan natin ng buhay itong patay na battery na pulot ko lang. Okay guys, so yun lang. Thank you so much for watching.